What's up, photographers? This is Ted Claudio of Wazzup.PH Photography. So sa mga previous lessons, napag-aralan na natin yung exposure triangle. Yung pagkocontrol ng light using aperture, shutter speed, at ISO. Napag-aralan na rin natin paano magkaroon ng creative controls using aperture, yung either na binablur mo yung background or malalim yung depth of field at malinaw lahat. So, na-discuss na rin natin how to use yung shutter speed to freeze the motion or to create a blur to show movement. So, ngayon, pagsasama-samahin na natin ang lahat ng natutunan natin at tayo ay mag-shoot. Let's do it! And let's shoot it! This learning series has been brought to you by Fujifilm Philippines with our X-T100. Let's say we want to take a photo of this tree. So nakikita nyo medyo maliwanag pa. It's around almost 5 o'clock in the afternoon na. So pag ganito, since maliwanag pa, ang una nating gagalawin sa exposure triangle is yung ISO. So, pag ganitong maliwanag pa, you can start with the lowest one, yung ISO 100. Kung kailangan, i-adjust na lang natin later. Then second, what do you want to achieve dito sa photo? So, for example, kung gusto mo yung puno, hindi siya, nakalutang siya against the backdrop, gagamitin natin ang f-stop natin. Siyempre, gagamitin natin yung pinaka-smallest. So, the smallest aperture will give you the shallowest depth of field. Mababaw lang siya. So, mablablar yung background. Pero, siyempre, didiscuss din natin sa future topic, depende rin sa lente na gamit mo. So, for the record, ang lente gamit natin is yung 23mm na lens, na f2. Okay, so, let's say, silipin ko lang. So, I set it now to ISO 100. Okay, ISO 100. Tapos yung aperture, nilagay ko sa F2 para medyo blur. Okay. Then titignan ko ngayon yung meter. So yung meter, kung medyo hindi pa siya zero, you adjust it until it becomes zero. Hindi pa natin nagagalaw is yung shutter speed. So adjust the shutter speed hanggang maging zero yung meter. Or ma-achieve mo yung desired na liwanag or dilim. Okay? So let's see, ang gagawin ko lang, lalapit akong konti para mas malapit tayo sa subject, mas isolated siya. So pag lumapit ka rin sa subject, yung depth of field niya ay bababaw. So ayan, sineset ko na yung ISO para mag-zero. So simpleng exposure lang to. So I will take the photo now. So the photo is set to 1 over 200 per second, F2, at ISO 100. Okay? So, lumilitaw siya na, yeah, almost ano siya, zero. Okay? So, tingnan natin yung litrato. So, ito yung lumabas. If you can see, titingin lang ko rito sa ano para makita ko, yung background niya medyo blur ng konti. Hindi siya masyadong blur. If you want to be more blur, ang maganda, gumamit ka ng medyo mahabang lente. So we will discuss about the depth of field, kung ano yung mga factors na nakaka-apekto dito in future episodes. So naka F2 tayo. So ibig sabihin, pag gusto natin yung background maging clearer, so i-adjust natin from F2 to a deeper depth of field. So kung F2 siya, 2.84. So let's say, let's try lang sa 5.6. Okay? So ngayon, ano nangyari is from F2 naging 5.6. So nag-adjust tayo ng mga at least almost I think 3 stops. So para lumiwanag siya, dalawa ang pwede nating galawin. So either galawin natin yung shutter speed. So ang shutter speed niya ngayon is 200, di ba?
So pag binaba natin itong shutter speed hanggang maging zero, so let's say titingnan ko ngayon para maging zero siya. Okay. So ang binibigay niya is 1/25. Okay. So I will take the shot. Okay. So ito yung photo. So almost the same exposure. Kukumpara natin yung dalawa. Kumpara ko lang sa screen. Yung isa medyo madilim yung kanina. So didiliman ko rin ng konti ito, ha. Okay. So from 1/125, adjust ko pa. Gawin ko siya mga 1/40. Okay. I think this will give us yung similar exposure kanina. Okay. So magiging difference ngayon, yung exposure niya is the same. Kaya lang yung depth of field, ibig sabihin yung background, ang ating main subject ay yung tree, yung background medyo luminaw siya ng konti. Okay? So ang ginawa natin, in-adjust natin yung shutter speed from 1/200 naging ano na siya, 1/40. From 1/200 na pag-aralan natin, pag 200 mataas yung number, ibig sabihin less amount of light will go in. So 1/40, mas marami siyang light na papasok. So that is to compensate kasi dati yung opening natin F2 naging F4 na siya, lumiit na siya ng konti. So since maliit yung butas natin, yung aperture, para makuha yung depth of field, so hinabaan natin yung oras para pumasok yung ilaw. Okay? So let's say naman is we want to achieve to ang aperture natin is gagawin natin ay let's say sasagad ko na F16. So pag tinignan ko yung meter, another almost minus 3 na. So ang problema ngayon dito sa minus 3, so ang ginawa natin kanina, hinabol natin using the shutter speed. Hinabaan natin yung shutter speed, di ba? So pag hinabaan mo yung shutter speed, ahaba yung oras, more light will come in. Pero tingnan natin yung rule natin, di ba? Meron tayong rule na pag kung ano yung focal length mo, ang ginagamit natin is 1/23, dapat wag siyang bababa sa 1/23 of a second. Kanina 1/40, okay pa yon. So kahit hindi tayo naka-tripod, hindi siya mag-blur-blur dahil sa handshake. Pero imagine mo kung ibababa pa natin, okay, testingin ko, ha. So to achieve that, ano, para ma-zero uli siya, ang shutter speed ko ay dapat maging, okay, 1/2.5 of a second. Hindi na to, teka, ha? Sandali lang, ha? Baka, oh, tama, 1/2.5 of a second. Didiliman pa natin ng konti. Yeah. So if I shot it, ang tagal, kailangan very steady ako, hindi ko gagalaw. Maririnig mo, ang tagal sumaran ng shutter kasi parang ano siya, 2, parang ganyan, tingnan mo, 1001. Oh, almost ano siya, almost near the second na. So almost near the second, makikita natin kung titignan ko yung preview, medyo blur yung hindi siya super sharp yung photo. Okay? Bakit hindi siya naging super sharp? Kasi nga bumaba na siya sa 1/ focal length. So pag bumaba na siya sa 1/ focal length, masyado na siyang mabagal to handhold it. So if you want to use that shutter speed, what I would suggest is i-mount mo tong camera sa tripod or you have to be really steady. So siguro kung 2/5 of a second, makakalusot pa yan, eh. Subukan lang natin, ha. Kailangan steady, hinga, huwag gagalaw. Ganun. Pero mahirap yon. I would not recommend it. Actually, sa shutter speed nga, I always recommend kung akong mag-shoot, kung emergency lang yung pinakamababa yung 1/ focal length. Pero usually, I do it double. So, kung 23mm, so sabi mo ng 43, so at least 1/50 siya. So, mas mahaba yung, ano, mas malaki yung number, mas mabilis siya. So, less prone siya sa camera shake. Okay? So, since hindi natin pwedeng gawin yun, so ibalik natin siya sa 1/40. Okay, babalik ko siya sa 1/40.
So, nung nasa 1 over 40 tayo, okay, yung 40 pwede pa natin gamitin shutter speed, no? Pero, sabi nga natin, gusto ko siyang hindi subject sa handshake. So, ang ano na lang ang gagamitin natin? So, we want it to be F16 kasi gusto natin yung maximum depth of field. So, ang minimum shutter speed natin is dapat 1 over 23. So, hindi ko nagagawin 23 dahil gusto ko almost double. So, ginawa kong 1 over 40. So, ang huling pwede na lang natin galawin is yung ISO. So, we set it to ISO 100. So, pwede natin taasan yung ISO ng almost 3 stops hanggang maging 0 siya. So, I estimate it kung 100 pag dinoble mo is 200, doblehin mo. 400, doblehin mo, 800. So, let's set the ISO now to approximately 800 hanggang maging 0. Tingnan natin. Okay, hindi pa siya, ano, minus 2 pa yung reading niya rito. So, I think, yeah, you have to set it to mga 1,600. Okay, so 1,600, nag-0 siya. Okay? So, I will take the shot now at ISO 1,600. Tingnan natin yung litrato. So, if you will compare this photo now, medyo maliwanag pa nga siya. So, babaan ko lang ng konti ng ISO para almost same exposure nung ano, nung kanina. Okay. So, if you compare this photo, yung background niya medyo mas malinaw compared to nung kuha natin sa F2. Saka sa 5.6 kasi ginamit natin F16. So to compensate for that, para magamit natin yung F16 to get the maximum depth of field, tapos ginamit natin shutter speed is 1 over 40 kasi hindi natin pwede masyado ibaba para ma-prevent yung handshake, yung 1 over focal length rule. So the last thing that we have to adjust is the ISO. So, from 100, it's set now to 1,250. So, in summary, first, set the ISO dun sa depende sa condition ng light. So, we are outdoors. So, medyo maliwanag pa naman. So, set it to ISO 100. Okay? Then, determine your depth of field. So, sa subject mo, gusto mo ba blur yung background? If blur yung background, use a lower aperture number like F2. So, kung gusto mo mga mid-range, mga 5.68. Pag gusto mo talagang in focus yung from the foreground to the background, use something like F11, F16. So, the last thing that you have to change now is the shutter speed. Okay, so change the shutter speed para masiro yung exposure meter na makorek yung tamang exposure. But just be careful na yung shutter speed mo, hindi siya bumaba dun sa 1 over focal length rule. So in our case, we are using a 23mm lens. So dapat yung shutter speed mo, wag siyang bababa ng 1 over 23. So pwede siyang 1 over 23, wala naman 23 actually, 1 over 25, 40, 50, 100, 200, 400, 1000. Pero hindi mo pwedeng gamitin yung 1 over 20, 1 over 15, 1 second, 2 second, kasi masyado nang mabagal yon. Pasmado yung kamay natin, or hindi naman tayo ganun ka-steady mag-shot, so magkakaroon siya ng handshake. Hindi magiging sharp yung photo mo. Okay, so that's our lesson now in balancing the exposure triangle parameters. Until the next episode, see you!